Hey mga ka-YouTuber dyan, welcome po sa aking channel. Ngayon po ako po ay gagawa ng flute na gawa sa PVC pipe. Ito ay gawa sa ganito, ito ay PVC pipe or electrical pipe. So gagawa ko ngayon kasi may magpapagawa. Kung gusto niyong magpagawa ay pwede naman. Ito ay gawa sa PVC. Gagawa tayo ng ganito gamit ang tawag nito, barinak. Barinak ito sa amin sa Bisaya. Ayan, barinak. At saka may magkakaibang sizes ng kaniyang anong tawag nito, blade ba ito, ano, basta magkakaibang sizes para sa pagbutas, gagawa ng butas sa PVC. So ngayon, ako'y nagputol na ng isang PVC pipe. Sukatin natin kung gaano kahaba. Ito ay 14 inches. Yan. 14 inches na sukat. Ito ay magiging K of C. Yan. Kung paano gumawa ay ang una kong ginawa ay binutasan ko ito ng barina kanina. Ang purpose nito ay gagawa tayo ng ang tawag nito, tone. Ay hindi naman, ito'y isang ore, gagawa tayo ng butas na labasan ng hangin. Na ang purpose nito yun yung gagawa ng tunog ng float. Ito gagawa tayo ng ganito square na butas pa dito, kasi lalabas yung hangin pag hinihipan ng ganyan. Kung takpan yan, wala yung tunog yan. So yan, yun yung pinakaunang gawin pagkatapos mong masukat yung pipe. So binutasan ko para mas madali. Yun, gagawin ko yung square na butas sa gamit ng ganito, itong blade na to. Kahit itong cutter. Matapos natin gawin yung square na butas ay gagawa natin ng slant dito.
paano explain yan. Yan. Yung parang slide na mukha. Ito ay para paggawa siya ng tunog. Ito ang isa sa pinakamahirap na gawin sa paggawa ng flute. Ito ang pinakasensitibong parte ng paggawa ng flute. Kasi pag magkamali tayo dito, damage na to. Hindi na to magagamit. Yan. Kagawa na tayo ng lalabasan ng hangin pag ihip mo para makagawa ng tunog. Pag ihipan mo to dito, paglabas ng hangin dito ay makagawa ng tunog. Pero may gawin pa tayo dito bago makagawa ng tunog. Yan. After nating magawa yung dadaanan ng hangin, square hole, ay maglalagay tayo ng round wood. Ilagay natin, ipasok natin yan sa loob at ating susukatin lamang kung gaano siya kahaba. Base sa butas ng kung gaano kahaba yung butas. Kaya tayo magpuputol na. Tayo magagabas. Sukatin muna, sukat. Tayo maggabas. Iwan ko ano sa Tagalog to. Gabas kasi sa Cebuano. Gabas. Para maputol. Ayan, gumawa ako ng dalawa. Thank you.
rumawa ako ng dalawa dahil dalawa yung gagawin. Pero hindi talaga kasing mahaba. Dahil ganyan ang magiging mukha ng mouthpiece o ihipan. Gagawa natin ng hiwa slash slanting na hiwa para sa pamamagitan ng matalim na itak na ito tayo'y maghihiwa. Igot ang tawag niyan sa Bisaya o sa Cebuano, tayo'y mag-iigot, igutan. Pero gagawa tayo ng slanting na hiwa. May slanting slash na, may hiwa na slant. Diyan dadaan ang hangin pag ihip natin papunta dun sa square hole. Sandpaper. Para smooth yung pagdaan ng hangin. Yan, ipapasok natin dyan para magkaroon ng air passage papunta doon sa square hole para magkaroon ng sound. Yan. Thank you.
sumobra ng konti kaya itutulak natin. Dapat di masyadong haba, sumobra siya ng konti dun sa butas, pero dapat may sobra talaga pero kakonti lang. Ayan, may nakasili pa na konting sobra. Yan yun. Pero susubukan natin yung hipan mamaya kung ang tunog nito ay hindi pa po QFC kasi gagawa tayo ng QFC. Ito lang ganito. Hindi pa po yan QFC. Kaya kailangan natin magbutas galing sa pinakadulo. Dito yung dito tayo mouthpiece ito. Doon sa dulo dito gagawa tayo ng dalawang butas para magawa natin yung QFC. Kasi ito hindi pa to QFC. Nasa ano pa to B flat. Kaya kailangan natin magbutas ng dalawang butas para magiging QFC. Linisin muna natin yung ano. Subukan natin kung ito'y QFC na ba yung nagawa nating dalawang butas. Sinukat ko yan ng 1.5 inch. Ayan. 1.5 inch galing sa dulo. Baka natin kung magkasintulad na ba ng tunog nito kasi ito ay QFC. Kung magkatulad na, ibig sabihin nakuha na natin yung QFC. Ito si ito eh. So, tingnan natin kung sino ba. Yan. 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 Itong bago ay kaya sa pamagitan ng dalawang butas nakuha na natin yung C. Ngayon, gagawa tayo ng mga butas na magiging do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ngayon guys, gagawa tayo ng mga tone holes. Bubutasan natin ito. Linagyan ko ng mga marker. Iwan ko kung makita ba. Yan, yung mga marker na yan. Hindi ko walang exact na sukat. Kadalasan ito ay re kasi ito. Pagbutas nito ay magiging re. Re to mi ay 1 inch. Yan. 1 inch yan from re to mi. Pero ang kasunod sa F ay mas maikli. Almost 3/4. Ang kasunod naman ay G ay 1 inch din. Ang kasunod naman ay mga tag 3/4 na lang. Iwan ko to. Hindi ko alam ang isukatan kasi hindi na po di na ho 1 inch ang kanyang ano dito from re mi. Yan ang distansya ng re at saka mi ay magiging 1 inch pero ang F ay almost 1 inch na lang. Pero 1 inch din ang kasunod sa G.
At ang kasunod ay almost 1 inch na lang. Kasi sinukat lang din naman ito sa karkasya sa daliri. Kaya ang magiging tunog nito ay hindi sa pamagitan ng sukat, kundi sa pamagitan ng gaano kalaki o kaliit yung butas. Ganun yun. So ngayon, magbubutas tayo. Lagyan muna natin ng guide. Yan. Kasi kanina ay nasa C na ito ang unang butas ay magiging D. So C, D. Lagyan muna natin ng guide. Ito yung center. Yan. Ito yung magiging center line niya papunta dito sa ito, yung butas dito. Pero yung unang butas na gagawin natin na magiging re or D ay yung sakto lang sa ang tawag ito, yung pinakamaliit natin na daliri. Kasi yan eh, right handed ito eh. So, this is my right hand. So kaya maikli lang kasi ito, kaya ang butas niya ay hindi natin ilagay sa line ko, hindi dito sa gilid. Yan. Lagyan natin ang mga guide muna para hindi dudulas yung drill, electric drill natin. Pagkadelikado nito, kung sakali hindi kailanganin ito ng isang mamumuno sa Pilipinas, alam naman natin, hindi na nga din sa kaalaman natin ngayon, BBL, Pantamoro Bisiklo, na naunang pinanukalaan ng Kongreso na maging charter ng farm ay pinatay sa Senado. At alam mo, gusto kong pangalanan, pero negative man o positive ang mapalitang pangalan mo sa radyo ay advertisement pa rin. Kaya dito, alam naman po ng tao kung sino po yung pangalanan sa yung Mount Samoro Basic Law. Pero yun nga po, gusto natin maipaintindi sa ating mga nakikinig bakit napakahalaga na hindi sila, siguro hindi sila sa pumanig o hindi sila sa mga ayon yun yung kanilang pananaw, pero ngayon yan nagkakamali sila. So ano po yung meat nung matatawag natin na hindi sila sumali o hindi sila tingin kaya yan. O ano kaya ang kanilang mga opinion ng mga panahon na. So ngayon guys, gagawa tayo ng butas, yung pinakaunang butas. Gumawa ako ng lalagyan, magawa lang yan sa pako, ito mga pako para hindi gagalaw. Wala kasi tayo masyadong magamit ito, kaya DIY na rin ito para ipasok ito na hindi masyado gagalaw. So, unang butas nilagdaan ni Pangulong ng Administrasyong Ramos ang pagkakit na yan peace negotiation sa MILF at namuhay ito at makayama. Nagbisita po sa farm at hindi siya pinahan ng kanyang Vice Presidente. Lililisin natin. So ito yung unang butas ay re. Ito para sa maliit na daliri na to. C. Yan. Do, re. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun yung gagawin natin. Pero itutuno ko ito sa piano. Ginagamit ko kasi ang camera ngayon sa cellphone, may piano apps kasi sa cellphone. Itutuno natin to sa piano. Kung sakto na ba siya sa re. Pero sa pagkikinig ko ay sakto na sa re.
Butas tayo ng yung isa na dalawa kasi ito para magkasabay sila. Yan, kapareho nata sila rin itong dalawa. Yan, yung mababa pa itong isa. Ang lagay natin sa isipan natin yung kung gaano kalaki o kaliit yung butas. Kung maliit, mas mababa yung tunog. Mas malaki, mas mataas yung tunog. Kasi mababa pa to sa compare dito sa isa. Mababa siya ng konti. Kaya palakihin natin ng konti yung butas. Nakadepende din kasi ito sa iwan ko sa butas ba ng PVC. Yan. Yan, pareho na sila. Yan. Bawa na tayo ng re. Ngayon, gagawa tayo ng mi. Yan guys, gagamit tayo ng piano apps. Ang cellphone, pwede din naman keyboard na literal talaga keyboard. Ito piano apps muna. So pakinggan natin kung magkasing tunog na ba yung re. Si na kasi kanina. Pagtakpan mo ito, wala kang butas. Si. Yan. Pinod dito yung si. Tapos nung binutasan natin ay re or di. So sumakto na siya sa D. Itong isa. Yan. So gagawa tayo ng butas for mi or do re mi or e para sa e. Ang mi kasi mas malaki ng konti sa re. Kaya mas malaki. Wala kasi kung itong tawag nito, blade ba ito tawag nito, na mas malaki dito. Kaya ito lang. Papakinggan na lang, pakikinggan lang natin kung anong tunog. Ito yung butas ng re. Ito yung mi, mas malaki siya. Yan, ito re ay yung mi. Tunogin natin. Mi. Pakinggan natin sa piano. Yan.
Parang halos kay dito kalaki. Itong isa. Kulang. Tagdagan natin yung butas. Ngayon magpalit tayo ng mas maliit na, hindi ko alam anong pangalan ito, itong blade na ito para sa F. Para sa F, mas maliit na butas. F, tingnan natin kung sakto na ba. Kulang ng konti. Kailangan natin ito palakihan pa.
Ito isa. Isa laki-laki natin ng konti yung butas para tataas kasi mas mababa pa siya, di pa siya saktong F, medyo flat pa. Sakto na. Gagawa tayo na butas para sa G. Pagpalit tayo ulit ng blade. Balik natin yung pinakamalaki. Anong number nito? Di ko na makita ang number. Number 1/4. Ito pala sinasabi 1/4 pala to. Yun yung pinakamalaki ko dito. At yun yung ito yung ginagamit ko sa basta mas malaki yung butas. Ito isa. Para sa G. Halos magkapareho na pero konti pa.
Ayan. Ito na. So, para sa A. Ang A at saka D, magkapareho ang laki ng butas. From C to A, C, D, E, F, G, A, C, D, E, F, G, A, ayan. Saka yung T or B ay pareho, magkasing laki ng G, A, B. Lakihan pa natin ng konti.
Magpalit tayo ng kulit ng nagpalit tayo ng mas maliit-liit ng konti na drill ito. Pinalitan natin ng mas maliit para sa butas ng higher do. Gawa tayo ng thumb hole sa ilalim. Ito yung main na mga butas. Sa itaas ay gagawa ng thumb hole. Na ito ay ray din. High ray. So, thank you.
re na po tayo. So do re mi fa sol la ti do re. Yan. So tapos na ang ating dalawang flute na QFC. Ang susunod dito ay pipinturahan na naman tulad ng ganito para ay magkaroon ng kulay, art-art naman. Lagyan ng mga tali, ganyan. So guys, hanggang dito na lang muna yung paano gawin ang float na gawa sa PVC electrical pipe. Salamat. Hello guys, welcome po sa aking mounting channel. Napakaliit pa po ng subscriber, pero kung gusto nyong sumuporta, pakisubscribe na lang po, pakipindot at yung notification bell na rin para sa aking mga darating para videos. Ako'y magre-record ng flute playing. Magtutugtog ako sa pangitan ng flute. Gamit itong live sound card na to. Saka maliit na microphone. Ako kasi nakagawa kanina ng PVC pipe flute gawa sa electrical pipe, yung kulay orange. Lata naman. Natapos ko ito kanina kaya subukan natin patugtugin. Pwede itong hipa ng ganito. Pwede rin patagilin para medyo artistic. Subukan natin i-play yung broken bow. Salamat po. Sana suportahan niyo po. Kung gusto ding magpagawa, pwede rin po naman kayong gawan ng ganito. Salamat.